Bro. Ha? Ano ba? Bakit ba? Saan ba sila galing yung mga tiyanak, bro? Yung mga tiyanak, bro? Ha? Yung mga, di ba, yung mga kwento-kwento natin narinig na ano yan, mga sanggol. Mga sanggol? Sa akin kasi, bro, ako talaga, hindi talaga umaniniwala ang sanggol yan. Kasi yung sanggol, pag namatay, bro, nililibing sa lupa. Hmm. Tapos yung katawan nun, magiging fertilizer. Hmm. Maagnas ba? Mawawala yung mabalik yung sa lupa. O, maging lupa din. Siyempre, pag yung katawan nun, wala na yung kakayahan na tumakbo, tumalon. Pinakamay malaking bagon. Parang ahas, bro. Nandito ba? Dito. Sa takat nito, dito kasi baba. Sa ilog. Kasi binasbasan niya dito sa tapat niya. Kaya nga kasi o. Ano? Dumarami sila, bro. Sinusundan pala tayo mga kaibig. Tara. Sapol. So yun mga kadul, no? Tapos sa po kami naghingi ng tulong po sa mga kaibigan po namin Binde. At dito nakalabas din kami. So malapit na po kami sa may wagang tubig. Dito na po yung sign po mga kadul. Ayan. Mas lalong ano dyan, yung mas maganda po talaga yung papuntahan po natin yung may wagang tubig, no? So dito po ay ano yan, galing po yan sa ilog mga kadul. At saka yung pupuntahan po namin na mahiwagang tubig po ay yung parang tumadaan po sa punong kahoy. Yun lang po yung hahanapin po namin mga kadol. So wala na ba ng kasunod, bro? Puti, bro, ay ano, naisipan natin na ano, para makaligtas tayo sa kanila. Tubig dito pero hindi ito yung hinahanap namin. Iba kasi yung tubig na hinahanap namin mga pangontra po yung mga tiyanak. Saan ba tayo dadaan ito? Dito po. Diyan? So yun mga kadol, kailangan maingat pa rin tayo, no? Kasi hindi pa natin alam kung ano po talaga yung plano po sa mga tiyanak para hindi tayo makarating doon sa mahihiwagang tubig. Baka alam nila kung ano po plano po namin. Maingat pa rin tayo, bro. Bro, pahinga mo na saglit, bro. Ha? Pahinga mo na saglit. Yan mga kadol, pahinga mo na kami saglit mga kadol. Parang may kasili dyan. Mm-hmm. Yan. May kasili? Mm-hmm. Kasi napalaban kami kanina dun sa mga tiyanak. Yan mga kadol, pahinga mo tayo. Hinahanap namin dito ng mga palatandaan kung saan yung liwagang tubig. So, dito kami sa gitna ng gulog. Hindi matagal na din kasi kami hindi nakapunta dito. Kaya, yung mga palatandaan, ititingnan muna namin. Bro. Ha? Ano ba? Bakit ba? Saan ba sila galing yung mga tiyanak, bro? Yung mga tiyanak, bro? Ha? Yung mga, di ba, yung mga kwento-kwento natin narinig na ano yan, mga sanggol. Mga sanggol. Sa akin kasi, bro, ako talaga, hindi talaga naniniwala ang sanggol yan. Kasi yung sanggol, pag namatay, bro, nililibing sa lupa. Mm.
Tapos yung katawan nun, magiging fertilizer. Maagnas ba? Mawawala yung mabalik yung sa lupa. O, maging lupa din. Siyempre, pag yung katawan nun, wala na yung kakayahan na tumakbo, tumalon, magsalita. Kasi napatay na siya eh. Wala na yung kakayahan yun kasi nandun na yung sa lupa. So, ang duda ko dyan bro, ay ano yan, mga espiritu ng demonyo na nagpapanggap. Kasi yung mga demonyo bro, alam naman natin na kaya nilang mag-disguise kahit anong gusto nilang gayahin o gawin. Kaya nila kasi may kapangyarihan kasi sila. Tama ka bro. Pero, so, pwedeng, ang duda ko dyan, Mangkiting, siguro yung kapangyarihan ng demonyo, gumamit siya ng hayop na pwede niyang pasunurin o utusan para gawin yung bagay na gusto niyang mayari. Pwedeng gumamit siya ng hayop para umatake ng tao. Pwedeng gumamit siya ng hayop para magboses ng tao. Parang ganun ba? Pero yung sinasabing isa yung sanggol, yung sanggol talaga, ako hindi talaga naniwala na sanggol yun. Kasi pag namatay, talagang patay talaga. Maagnas. Sasama na yan sa lupa yung katawan mo. So, pwedeng espiritu yan ng demonyo na gumagamit ng katawan o katawan ng hayop o anong, basta ano siya, nagpapanggap lang ba? Nilinlang lang tayo. So, yan yung ano ko dyan. Yan yung sa palagay ko, ganyan. Yung sa ano, opinion ko lang po yan. Pwede kayo maniwala. Pwede nyo rin tutulan. Sa akin lang po yan. Kasi, yung ano kasi bro, yung halimbawa, gagamit siya ng aso. Pwede niyang pagsalitain yan ng salita ng tao o hayop kung gugustuhin niya. Kasi yung espiritu yan, niya, yung kapangyarihan niya, nasa loob na ng hayop na yun. Yeah. Kaya talaga kung dapat niya gawin doon, kung ano talagang gawin niya. Kaya na kaya talaga. Kaya bro. Patuloy tayo dito bro. Patuloy tayo bro. Saan na ba yung mga palatandaan ito? Kaya hanapin natin. Okay, so yun mga kadol, pahingan, tapos ba yung pahingan? Parang wala naman sumusunod sa atin ah. Si bro, kasi mahirap po dito. Dito tayo dumadaan. Hindi naman tayo dumadaan dyan dati. Grabe bro, sobrang sakit yung katawan ko bro. Mukha na pagod ka sa katrabaho kanina. Oo nga bro. Yung pagod na talaga bro. At grabe. Alasayas na po ako ano. Umuwi. Ano ito bro? Huh? Bakit malinis? Linis dito, no? Bakit kaya? Parang winalis, parang winagwalis yung lupa. Yan. Hindi pa pansin ba? Hindi. May puti. Yun, may puti. Parang kahoy lang yata yun. Kahoy.
pagkislap-kislap na yung baterya, bro. Sobrang layo na po yung... Lubat na? Oo. Sobrang layo na yung planta natin, bro. Nilakaran natin. Ha? Kaya ready tayo kung ano mang ano natin. Nalubat na rin yung ano ko mo? Hindi, magkano ka? Nalubat na yung light ko? Sumusunod pa rin yung ano bro? Ha? Yung aswang sumusunod pa rin. Yung aswang mo? Yung makadol palaging sumusunod po yung aswang sa ano. Saan tayo kumuha bro? Saan tayo kumuha? Wala talaga dito bro. Siyon makadol. Mga kadol. Hindi namin nahanap kung ano talaga. Yung kung saan talaga yung hinawagan tubig. Baba ng ano yan, tapat na ilog yan tayo kukuha. Ay bro, ito mo bro. Hmm? Ito, ito kami malaking bagon. Parang ahas na, parang ba? Ahas bro. Nandito ba? Ito, dito, dito. Sa tapat nito, dito, tapos ibaba. Sa ilog. Kasi... binasbasan niya dito sa ano, sa tapat niya. Kaya nga oh, kasi oh, ano? Ay, parang, laki, oh. You know, parang anaconda oh, ang laki ng bago na to. Yan oh, nakita mo? Oo, yan. Galing yan doon. Nandoon yung pinakamalaking puno niyan sa itaas, bro. Di lang natin makita kasi maraming mga kahoy. Yan oh. Nandoon. Oh, wait, laki yung bago na yan. Tatlong balito yung nandyan. So, dito kumonekta, bro. Dito, para silang mga ahas magkukumpulan dito. So, ang instruction dun sa ibaba nito, may basbas nila ang tubig dyan sa tapat. So, dito tayo kukuha. Okay. Okay, ako na, ako lang kukuha. Yung mga kaislo, kukuha tayo ng tubig. Ay, makadlo. Siyempre, bakit pong kukuha ang tubig. Antayin na natin ito mapuno mga ka-explore. Uy! Lisan mo bro! Ha? Lisan mo! Marami sila sa paligid bro! Marami sa paligid! Lisan mo! Lisan mo! Uy! Lisan mo bro! Ha? Lisan mo! Marami sila sa paligid bro! Marami sa paligid! Lisan mo! Lisan mo! Ito bro! Dali bro! Sige. Mga kadil, ang dami niya sa palibot, sa likuran mga kadil. Uy! Prata na doon sa likuran bro, ang dami nila bro! Uy, bisbisan mo nga. Atas mo tayo. Tiga bro. Uy, na. Gabi ho, mga kadol, tumitindi ho. Gabi, lakas na kami nila bro.
Hoy! Uy, malala. Patay bro, palibutan tayo bro. Sige bro, sige bro. Dito ako bro, liyan ka. Ha? Dito ako sa likuran. Hawakan mo ito bro. Eh, sige mo. Nila, bro. Sige, tapang, sumpang tapang talaga oh. Hindi eh. Matras mo, matras. Baka makawala bro. Matras, matras. Matras. Uy. Meron pa, meron pa. Sapol. Bro, humihina bro. Bisa-bisa. Cus selikuran bro. Ih, bisa-bisa mau bakal anyo parang dia makan sanun. Wala na bro. Wala na yung boses. Salamat. Sige, ako mauna bro. Manda kayo ah. Sige, umarang kayo. Bro, wag mo umbusin na. Ha? Hindi natin ito umbusin. Pipiktosan lang natin kapag talagang nakaharang talaga. Sapol. Sapol. Buti sa'yo. Sapol bro. Giyar makauwi tayo. Malapit tayo sa kung saan tayo inaharangan bro. Ang dami pala dito bro. 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 Napansin mo, parang dumarami sila. Yeah. Nakaharang sa daan. Nakaharang mga kadi. Dito pa rin sa kung saan tayo inaharangan. Kailangan aalir na tayo at maliksi tayo. Sige. Patayin natin yung kamera para makapaglaban tayo sa kanila sige. Maayos. Hindi bro. Sige, patayin yung kamera na yun. Sige, mga kadol. Patayin namin para makalaban namin yung maayos, mga kadol.